Halika na, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin ang iyong problema. Huwag ka nag-iisa, dahil kay Kristo merong pag-asa. Maniwala ka, lumapit ka sa Kanya.
makinig ka na dito. Hallelujah. Good evening po sa bawat isa. Praise God. Magandang gabi. We are live again. Bati muna, Pastor July. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa mga ka-WSJ po natin dyan. Hello, hello, hello. We are live and alive. Halika na. Pag-usapan natin ang iyong problema. Sabi nga dun sa awit. Pastor Shikaina, bate. Okay, ayan. Live na po si Pastor Jomer is on air. Is on with us for tonight. Magandang gabi, Rev. Jomer. And Pastor Carmelo Buwan from the Philippines. Yes, is all, welcome, is also, welcome. Yan. Sabi na po ni Pastor Melo, asan ang nawawalan jacket ni Pastor July? Ayan. Huwag kang ganyan, Pastor. Ano yan? Effect yan, effect. Alam mo naman tayo, tiga Timbukto, hindi tayo prepared. Patindi natin yung ating mga ibang nanonood ngayon. Yeah. Rachel Mello. Hello po. At si Neil Braga. Yung. Venus Valientes. Yung unang-una po nating nag-join kanina, si kapatid na Antoinette Siasa at San Pedro. Praise the Lord. Followed by Kuya Lito Albior. Yun. Hallelujah. Yan, nanonood din sa atin si Aletheia. Yan. Hello. Si Ate Via. Yan, Olivia Roy is also watching from Sharjah. Wow, tika-Sharjah na din pala siya. Tika-Sharjah na po. Katimbukto ko na din pala siya. Yan, sino pa? Meiji Pacheco. Yes. Yan.
ano po? I'm sure yung mga kalalang clan na yung nanonood din, si Ann Kalalang, si Miko, Sherry, si Kendrick. Yun, Kendrick. Si Ira. Yung batang Ira. Ano, yung batang nagka-calculus. Yun. Si, sino pa? Okay. Si Christy. Yan, si Ate si Faith Christy. Antonio. Si Mary Ann Tenorio. Good evening po. Yeah. Meron pa akong nakita kanina. Si kapatid na Mean Emeterio Emperado. Hello po. Okay. Si Fel Peralta. Good evening po. Magandang gabi po. Also si Ashley Jean ba ito? Ashley Jean o Ashley John Declaro. And si Michelle Baisa. Magandang gabi po. Ina Sumpay has just tuned in and Camille Buwan as well. Camille Buwan as well. Magandang gabi. Oh, magandang gabi. Excited na po ba tayo sa panibagong WSJ topic po natin ngayon? At just to remind you mga kapatid, hanggang ngayon, hindi pa rin po ninyo nahuhulaan ang million dollar question. Yan. At open pa po tayo for interpretation. Yes. Yeah. Neil Braga, by the way, is from J1 Qatar before and nasa Pujaira na daw siya ngayon. Nandun kami. Nandun. We were there last week, no? Actually, doon kami, ano, na walang magawa itong mga dalawang ito. Gusto daw nila doon mag-lunch. Yan. So, noong pong ano ay gusto nila mag-CR sa Corpacan, tapos gusto nila mag-lunch sa Fujera, yon. Ginawa po namin. Fujera City Center. Fujera City Center. Sunday po, nandun po kami. Yan. Welcome, kapatid na Neil Braga. At saka si ano po, Mel Jazz de Chavez. And Riza Ventura. So, isa, sino pa ba? Nag-celebrate ng birthday si Riza. And si ano, si Olivia, nag-celebrate ng birthday din niya. Riza Ventura celebrated her birthday. Happy birthday po. Happy birthday. At bago po tayo magpatuloy, of course, our disclaimer. Ang walang kamatayan disclaimer. Sa susunod po, ilalagay na namin talaga dyan yung sa disclaimer. Baba. Yan. Baba talaga disclaimer. Talaga. The views and opinions of your pastors does not necessarily reflect. Yan. Ano nga po yun? Talaga tayo. Does not reflect nor represent. Yan. Except, of course, yung mga Bible verse that we're quoting. No? And spiritual. We can verify ano po yung ating mga Bible verse that we're going to quote. So, write it down if you want to really read it. So, yung baka kasi mamaya ay sabihin natin na baka may mga mabanggit po kami dito. Sabihin nyo, ay nako. Iba na ang tinuturo ng tatlong ito. Yun. Kulto na. So, yun. But as usual po, lagi naman nating sinasabi dito, even even po yung mga Bible verses na binabanggit po natin dito, we encourage everyone na i-research nyo din po. I-double check po natin. Okay. Kasi para at least ay ma-make seryoso sure po natin. Na naman. Hindi po. Happy kayo lang. Happy. Seryoso. Seryoso kasi eh, ano, na medyo. Ikaw magbanggit ng ating topic na pag-uusapan ngayong gabi. Yes. Yan. Pag-usapan natin ang iyong problema. Ito mo'y problema ng marami. Pag-usapan natin ang iyong problema. Tara na. Yung pinapatanong po ng anak kong si Sarah, ano po meaning ng WSJ? SJ. Sabi nga ni Pastor kanina, it is open for interpretation. Still open for interpretation. Amen. Pwede niyo pong ano, pagbigay ko anong meaning. Yeah. Mm-hmm. Pero, sige, wala kayo. Sasabihin naman din natin yan later. Eventually you yes. Yeah. So, ang Pasaura July. Ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay usapang hashtag when? mga bloopers po tayo ngayong gabi. Maglagay ka nga ng ano, ng parang ano ba yun? Tagadagadagadagadag. Mga effects, sound effects. At natatawa na po sila ngayon dito. Ayan. So, pag ano ba ka ating mag-uusapan? Hashtag po natin ay, for tonight,
Ba't masakay kayo nung katingin pa rin? Ikaw ang may gusto nito eh. Ginusto mo to eh. Ginusto daw eh, no? Sige. O sige, sabihin nyo lang kayo na. Nalimot ko actually. Usapang enough is enough. Wag namang enough is enough. Usapang, o nga eh. Usapang, yan. Usapang enough. Enough. Yon. Enough. Ano po ba yung enough sa inyo? Yon. When can you say? It's enough. Yes. Yan. Wow. Kailan mo masasabing tama na? Tama na. Sobra na. Oh. Punong-puno na. Mm-hmm. Dapat nang kalusin. Kalusin talaga. FPJ na FPJ talaga po ng pastor. Provinsyano, di ba? Dapat nang kalusin. Puno na ang salop. May nagpapatanong. Pinapatanong pa ng boyfriend ko ang meaning ng WSJ. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo kasi... Sandali, linawin ko. Wala kang boyfriend. Hindi, we are on air, pastor. Wala ka pang boyfriend. Huwag kami. Paparating na. Huwag kami. Paparating na, pastor. Grabe siya, oh, talaga. Grabe siya talaga, oh. So, join po tayo sa ating pong masayang discussion, talakayan. This is a an open forum. This is a platform for everyone to voice your opinions or anything na situations ninyo that you want to share. Yeah, na it has something to do with enough. Hashtag enough. Yeah. Hashtag enough. Hashtag enough. So, unang-una dyan, alam ko na kung ano yung mga ano. When is, when can you say tama na sa isang relasyon? Yan maganda yun. Di ba basta relasyon ang pinag-uusapan na, dami na. Lagi na lang relationship. Hashtag relationship. Ayun. Kailan mo masasabing tama na pag sa isang relasyon, Pastora Shekinah? Grabe talaga, relasyon talaga. Ay, wala ka pala ka-relasyon, nakalimutan ko. Kanina ang ating viewers na po, talaga nga namang... Ah, may bata. May disclaimer daw po tayo ngayon. Ikaw na lang muna, Pastor July. Ano when gang can ano? You say it's enough in a relationship? Sa relationship, ako po ay nasabi kong enough nung ako po ay naka-apat na anak na. Okay. Wow. Ha? Kala nyo, ha? Ayun po, puro lalaki yun, baka po pwede isa babae. Ay, hindi na po, kota na. Kota na. Kaya, yun po ang enough ko, di ba? Yun ang enough ni Pastora July. Naka-apat na po ako. So, enough na talaga. Tama na. Tama na talaga. Tama. Baka pwede ba? Babae, kung babae na nga susunod. Kota na, ayoko na. Kaya mo ba magkaroon ng anak na babae? Na mas maarte pa sa akin, wag naman. Ay, grabe. Mas maganda sa'yo ba? So, ano po yung enough para sa inyo? Ayun. Ikaw, Pastora. Hashtag enough. Have you reached a point in your life na sabi mo, tama na? Tama na? Susuko na? Parang ganun po? Hindi, ayaw mo na talaga. Ayaw mo nang ano. Magpatuloy pa sa relasyon. Ah, relasyon talaga. Lagi na lang relasyon. Bakit lagi na lang relasyon? O nga po, kayo naman. kami po. Mga lalaki matiisin. Matiisin. Ang mga babae po ba? Sige. Sige nga po, pagka po ano, gusto niyo pong mag-react sa ating mga comment box. Alam niyo po, pag ang pinag-uusapan natin ay matiisin. Okay, ito muna, papangiti si Brother Bon. Aha. Mali po kayo dyan. Depende pag ang po pinag-uusapan yun ay matiisin, babae yan, hindi lalaki. Akala nyo lang yun, kami din. Ah, talaga may ganun, Pastor. Namin. So pag iintindi, pang-unawa, patience, understanding sa inyo. Ibig sabihin, the moment na sinabi nyo na yan, wala na, burado na. Kami, narinig nyo ba kaming nagre-reklam? Yun nga eh. At nagtatala kaya na po silang dalawa? Diba? Parang... Ang daming, bigla na lang sasabog, tapos may listahan pala. Alright. Diba? Listahan talaga. May history pala. Mayroong nakasulat pala lahat. Mula doon sa umpisa. Mm-hmm. Hindi pala nakalimutan. Yun naman kayo eh. Diba? Tapos sasabihin ni, you're right.
You are right. May hugot po ba kayo doon? May hugot po ba kayo doon? Ay, siya, hindi ko alam. Mukhang meron eh. Ah, sige po, before we start, magkaroon naman po tayo ng konting recap last week. Yon, ano po ba yung nangyayari last week sa WSJ last week? Nandun po tayo sa ano, Gloria Jeans. Gloria Jeans. And we were talking about, ano po yon? We talked about women's rights. Yeah. Women's rights? Hindi women's rights. No. Parang empowerment. Empowerment. Mm-hmm. Oh, diba? Gusto nyo yun. Yung lagi yun, yung ini-insist nyo. Yung itaas ang bandera ng mga kababaihan. Oh, kahit padalwa kayo, hindi nyo maitataas yan. Ay, grabe. Cut in Jesus name. Joke lang. Sabay ganun na nag-cut talaga. Pero, kidding aside, ano po ba yung ating konting recap po sa... Or magtanong kaya tayo ngayon sa ating viewers. Ayan. Talaga nanonood what po happened kayo last week? Ayan. Sige, magtatanong po tayo ngayon. Total, we have a total of 26, 27, 28 viewers for tonight. And running po, ayan. So, ano po ba yung mga kaganapan last week? Ayan, recap. Para naman tayo... Comment nyo. Comment. Just kindly comment. Kahit one word. Yes. Box. Below. Sabi po ni Carmelo Buwan, Pastor Carmelo, kapag nasa buffet ka po ba at naparami na ang kain mo, pwede ka po bang sabihin ng inap ng waiter? Or manager ng resto? Sasabihin sa'yo. Eh kung magsasara na, syempre. Too much, my friend. Too much. Kung magsasara na, ay talaga namang ano, sasabihin ka na. Para naranasan ni Pastor Mel. Joke lang po. Nagjo-joke lang. It happened to you, ano? Ayun. Nalugi yung... Grabe yung siya talaga. Sarado na, Pastor, yung ano, kinakain niya natin doon. Hot palayo? Hot palayo. Sarado na? It's already closed. Nalugi na. Grabe siya. Nalugi. Magkasunod pa naman tayo kumain noon dun eh. Nalugi po ba? If I'm not mistaken, nahuli po yata sila. Yun yata ang nangyari. Dahil due to violation. Akala ko due to buffet. Akala ko due to insistent public demand. Mahilig sa mga buffet yan. Ah, sige. Paminsan lang naman makapag-buffet ah. Di ba? Mm-hmm. Sige, balik tayo dun sa enough. Sa enough? Oh, yun. Enough. Maka-recall ng ano eh. No? Sasabihin, ano po bang... Ayan, speaking of buffet, ayan. Ang lalaki, sinasabihan niya ng enough kapag ang lalaki ang nagbu-buffet na. Aha. Alam niyo nagbu-buffet na? Ah. Ano pong meaning ng buffet? Because maraming... Di parang, hindi ako nakaka-relate sa mga binanggit. Ano, lumilipat na. Yes. Ah, kay lumilipat diba? Na. Bilang bahay. Ayun. Yun ang mga sinasabihang ano... Bigla may naalala akong term, baka hindi po pwede sabihin yun dito. Wag screen, sabihin. Ay ano natin, toot! Ayan, meron yatang ano si, ang ating ano po. Pagka lalaki ay nagbu-buffet na, at hindi mapigilan. Hindi na makontento sa yung sardinas walang, wala nang umay. Sardinas naman sardinas. Po. Parang ang pangit naman pakinggan po ng sardinas. Sardinas talaga. Pastor! Lutong bahay ba? Yan. Pag ayaw na ng lalaki lutong bahay at mas gugustuhin niya na dyan ang magbubuffet-buffet, ganyan. Ay, yun, that is usapang enough na yun. Mag-asawa. Hindi lang naman sa mag-asawa, bakit pagka sa mga mag-jua ayaw nga, sa mag-jua nga, diba? But seriously, ito lang ha. Sige, pag kayo'y gugupi na, enough na yun ha. Ayun, pag physical. Pag nagugupi na ang lalaki, ay sasabihin namin enough na. Pag kami nagulpi na. Grabe. Babalikan ko lang. Hindi lang naman kayo ang nagugulpi. Ha? Kami rin lalaki. Mayroon ding ano, abuse sa lalaki. May hugot po ba ang ating? Diba? Nagugulpi rin kami. Pwede rin. Yun nga ang unfair eh. Dapat may batas na ano eh. Dapat kami rin kasama dun eh. Sa... Natitigilan ako eh. Para may battered husband. Battered husband. Battered. BA bro. BA. Battered husband. Battered. Battered. It's yan, battered yan. Husband. Yung battered husband. Meron okay. Din battered husband. Hindi lang mong battered wife eh. Ano ba? Kayo naman kayo. Lagi na lang palagay nyo. Kaya yung babae lang nasasaktan. Nasasaktan din kami. Pero sa isang million po na battered husband, and ang ano niyan, ang ratio niyan,
sa babae tsaka sa lalaki na battered wife tsaka battered husband, 1,000,000 to 1. Hindi kasi umiimik ang lalaki, syempre nakakahiya na sabihin, ay, I'm a battered husband. Di syempre, mga lalaki, hindi nila sasabihin na sila ay battered husband. Nananahimik na lang. So, sinasabi niyo po ngayon, battered husband kaya? Ay, hindi ko naman, hindi naman ako. Kasi hindi parang naman. Ano eh, talagang... Pinaglalaban eh, no? Pinaglalaban talaga. Basta, I mean, if there is a physical abuse in a relationship, dapat po ay, ano, sabihin mo, enough na. Enough is enough. Oh, ano pa? Okay. Sa trabaho. Ano? Pagka ano na? Oh, sasabihin mo kaya ano ma? Pagka enough na, edi enough na. Eh, mayroong isa diyan, no? Basta ano eh, unlimited eh. Unlimited? Ay, di ako 'yon. Unlimited. Hindi ako 'yon, hindi ako. Wala yon. Po dito 'yon. Dumadaan sa ganon. Dumadaan po talaga sa ganon. Okay. The joke naman po. Pagka ikaw ayon. Ay hindi ka kinukonsider. Pag ikaw ba hindi ka kinukonsider? Halimbawa, hindi ka tinatanong sa desisyon. Okay lang ba sa'yo? Sino po bang inyong... Ako, sa akin po? Oh, halimbawa, you are in a relationship. Mm. But when it comes to decision-making... Decision-making? Ano, basta na lang gumawa ng desisyon. Ng okay desisyon. Yan. Sa ating mga viewers kaya, may mga ganun kaya niyo, na... Okay lang. Ay, okay lang po ba sa inyo na hindi na kayo i-consider sa desisyon? Desisyon. Yon. Ayan ang mga... Can you say, okay. Ano? You can go. Go ahead. Anong sasabihin mo, Pasara? Ay di, we are na. We are na talaga. Sa nanay mo, ganun. Sa ulihan na lang. Grabe, sa ulihan. Sa ulihan ano, sa ulihan na lang. Sa ulihan na talaga. Grabe. Yon. Eh pag halimbawa, ikaw ay lagi na lang ang puro negative ang comment sa'yo. Ay, yung lagi ko kini-criticize, lahat na lang ng iyong gawin ay pangit ng ano. Oh. Oh, hindi maganda lagi. May tawag po sa ganun. Ano? Mamaya may isip. Mamaya may isip. May isip ni Pastor mamaya. Okay lang ba sa iyo yung ganun? Lagi ka na lang, ay, ang pangit ng damit mo. Ang pangit ng tayo mo. Ang pangit ng gupit mo. Taglet, sino po ang naninita ng ganun? Yung babae o lalaki? Babae. Siyempre, lalaki ako. O, asa namang... Hindi kasi, ang babae... Eh, kasi kayo, ganito. Pag usually nagtatanong kayo, halimbawa, okay ba itong damit ko? Ano ang dapat isagot ng lalaki? Pag ganon. Huwag po kayo mag-generalize, hindi po lahat. Halimbawa, sabi ng babae, okay na ba itong damit ko? At nagiging hot na po talaga ang aking mga co-pastors ko din eh. Hindi okay, hindi ganon ang sagot eh. May dapat kang isasagot pag ganon. Sasabihin mo, oy, ang ganda mo. Ang ganda mo sa damit mo niya. Oh, lumalabas yung iyong yung bang nagiging ano ka blooming. Dapat ganoon ang mga sagot. Pero sa amin, diretso agad sasabihin niyo, ang pangit ng bakit ganyan ang damit mo? Ang pangit. Ah, okay. So namimili po, dapat merong okay, makikinig right muna kind ako. Of word. Diba? Totoo naman eh. Hindi ko yun. Hindi kaya. Totoo yun. Iba, ikaw pag tanong pa, anong okay pa itong hair ko? Anong in-expect mong sagot? Basta. Grabe siya. Di ba, hindi kayo makaimik. Tinan mo, dalawa kayo. Hindi kayo makaimik dahil totoo. Depende naman enough po yun. Okay, enough is enough. Enough is enough. Enough. Depende naman ano, po yun. May paraan naman ng pagsasabi. Like what? Halimbawa, kesa naman yung sabihin ng ano ng lalaki na yung sinasabi niya na direkta, di pwede naman sabihin na mas okay siguro pag gano'n. Ay, war yun pag gano'n. Ano, mahal-mahal nang bili ko dito? Siguro, hindi. Kasi siguro naman dahil komportable ang mga babae. Hindi mo ko sinamahan ng bumili. Sana. May hugot talaga, di ba? Sana sinamahan mo akong bumili. Okay, para ito yata ang maraming alam. Sige po, sige. Alam na alam ko yan kasi, di ba? You've been there. Ako hindi. No. Aminin. No. Depende po yun. Yeah. Infidelity. Yan. Infidelity? Infidelity? What is the meaning of... Infidelity. Mga kaliwa na yung sinasabi niya kanina. Okay, biglang gumano. Biglang bumalik, biglang yun, bumalik. Pag may bigam naman lalaki nangangaliwa, babae din. Kayong ganyan.
kung one-sided lagi kayo, pag infidelity yung pinag-usapan, lalaki agad. Kasi malimit lalaki. Lalaki. Ay, bakit? Sino ba ang dahilan? Ay, both na lang po. Both na lang. So, kasalanan ng babae, gano'n? Oo, babae pa rin naman. Parang, parang sinasabi ninyo ay kasalanan ng apple na nandoon siya. Bakit siya kinagat ni Eva, gano'n? Hindi, ibig sabihin, si Eva pa rin yung may kasalanan. Hindi, sinisisin yung babae. Di ibig sabihin, object si pala si Eva. Ibig sabihin, ano? Ibang Eva pa rin, babae pa rin yung may kasalanan. Well, that's what I'm saying. Hindi rin. Hindi ka makalusot, no? Hindi. Para nagiging man versus women. Sinasabi ko lang. Kasi kayo, parang kayo mga babae, laging kayo lang yung biktima. Pinataas ko lang yung bandera namin. Yung bandera ng mga hindi kalalakihan. Lang kayo ang biktima. Biktima rin kami. Maraming pagkakataon na kami biktima ng circumstances. Wow. So, ang hashtag enough po ay talagang nararamdaman ni Pastor Well. Oo nga eh. Parang talagang... Akala nyo ha. Talagang... Ako'y susuko sa niya, inyo ha. Taas talaga yung... Parang mga ganitong mga ano, akala nyo, hindi ko kayo susuko ha kahit dalawa pa kayo. Grabe, no? Talaga. O siya, sige po. Ang gagawin po natin for tonight. Ayan. Do you have any question to our viewers that pwede po nilang masagot? Ayan, ngayong gabi. Or baliktad. Kung sila, kung yung mga past segments po natin ay tayo po yung sila po yung nagbibigay ng tanong. Ngayon naman po ay tayo po yung magbibigay ng tanong sa kanila. And they will try to answer it para at least naman po ay medyo we will try na our best. Amen. Wala na, Pastor. Sarado na talaga eh. Wala na tayong magagawa. Wala na magagawa, Pastor. Melo, talaga sarado na ang hat palayok. Hat palayok talaga. Yun. So, sino po ang, ano, when can you say enough is enough? Para po sa inyo, ano po yung enough is enough? Halimbawa, sa trabaho, o kaya, halimbawa, when is it time to go home? When is it time for us to, ano? Saan pong part? Yung unang part po, anong... No, when can you say that it's enough na nandito ako sa abroad, kailangan mo na umuwi. As an OFW. Oh, di ba? Pwede yung gano'n. Ano bang ano mo doon? Kailan mo masasabing enough? Ako po ay actually matagal ko na sinabing enough na eh. Kaya lang eh, nandito pa rin ako. Yun ang masakit doon. Choice ba yun? By choice? Oo naman po. Kailangan bang ano, I mean, can you really make a choice na sabi mo na, okay, enough na, I will go home na lang. Yes po. Pwede mo sabihin, kaya lang when you look at the possible repercussions nung gagawin mong decision. Yun. Parang mapapaisip ka na, okay, so, saglit lang, wait lang, kakambyo ka ulit. Ganun. That's why it's really a sacrifice to be ano, away from your family. Kasi kumbaga eh, na-reach mo na yung, eto na eh, na-reach mo na yung breaking point mo. Kaya lang, eh, mabibigyan ka ulit ng panibagong detour. Kasi nga eh, syempre makikita mo, say for example, sabi ko nung, ako po actually ay nagsabi ako na matagal na sa akin ng 5 years na ako'y mananatili dito sa Sandpit. Yan, ako po ay malapit-lapit ng mag 20 years dito sa awa ng Lord. Wow. Ang tagal niyo na so, po. So, yung enough na yan, well, you've had enough. Yes. Sobra, pero dumating ako sa punto nung nandito yung mga bata na parang hindi ko na nakita ang sarili ko or kami, yung buong family namin, nalilipat pa kami ng Pilipinas kasi seriously speaking, tsaka honestly speaking, iba naman kasi manirahan dito. Medyo safe talaga, tsaka medyo ano lang, medyo mas mahal lang. Kaya lang, pagka medyo natanda pala, pag nagkakaedad, huwag ka ng ano dyan, Pastor. Pagka medyo... Ay, hindi naman ako nagre-react. Okay. Yan. Pagka medyo nagiging vintage-vintage na, ganyan, ay... Gusto mo pa rin bumalik doon sa comfort place mo. Ano ba ang pinaka home. Parang home sa akin, di ang Pilipinas. Kasi good thing for me kasi pareho kami mag-asawa, hindi namin ever gusto ang pumunta sa Canada, sa Australia or wherever. Gusto namin pareho sa Pilipinas.
So, halimbawa, Pastora, you are given a choice between your family and your career. You have a great career. But you need to go home because of your family. Because of family. Halimbawa, you need to take care of your family or something else, you know? May apo ka na. Ay, napapikit bigla. You know? Kailangan mo mag-alaga na ng apo. Ano yan? Sige, may family, anong... Ganto po yan, ha? Kung sa anak at asawa, uuwi ako. Kung sa apo, excuse me? Hindi kasi... Excuse me. Gusto nila yan na magkaanak. Halimbawa, yung anak ko, Alagaan nila. Tumayo sila sa sarili nila. Kasi ako naniniwala ako na tama yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Yun. So, kung yun ang naging desisyon nila, di... susuportahan ko, pero hindi ako yung parang magiging, So yeah. You will stay? Yun. Of course. Kasi baka mas kakailangan ninyong ipapadala. Yun. Yun po ang nangyayari. In a lot of instances, kailangan natin mag-sacrifice talaga for the family. Yes. Yun ang matindi doon. It's a great sacrifice, really. Ng mga OFW na they have to go through this. Mm-hmm. And there are a lot of instances nga rin na maraming na nag-for good and they regret. They regretted going for good and they want to come back here. Marami pong ganon. So we really have to be careful in our decision na kung kailan tayo uuwi at sasabihin natin magpo-for good. Yes, enough. Ayan, pag enough na talaga. Seryoso. Basta yung mga ganyan seryoso ng usapan. Basahin po natin yung sabi ni Ate Antoinette, yan, Agkawili Lim. Sabi niya po, pagpuno na ang salop. Ayan. Pagkapuno, punong-puno na talaga. Magsaing na daw hindi po. Hindi kayo nagsasaing, ibig sabihin. Pagpuno na ang salop. Isaing mo na. Yun. Yan ang kanilang mga sagot. Hindi ko nababasa yung... Yan. How about the other, our other viewers? Ano po ang inyong enough is enough? Yan. Sa ating mga viewers po na mga OFW o yung mga talagang nagtatrabaho abroad na ating mga kasama ngayong viewers. When... will you say enough is enough? Yan. Pagdating po sa larangan ng pagiging overseas Philippine workers. Ayan. Yan po ang ating tanong for tonight. Yan yung unang-unang... Si Bon Mojica is watching. Maricor Rico. Yan. Step anak forward lang. Kapag Philippine, pinapauwi na lang yan, Lord, uwi na. May po. Blessing na sa yan. Pagsunod. Mm-hmm. Yun, paano po yan pag mayroong, ayun nga pala, no? Paano yeah. mo malalaman na ikaw'y pinapauwi na ni Lord? Ayun. Yan ang masarap pag-usapan, Pastor. Ha? Paano mo malalaman na ikaw'y, the Lord is asking you to go home. To go home. So, meron pong confirmation sa word. Mm-hmm. Actually, Pastor and Pastora, excuse lang, we have an English speaker. Who? Na viewers, who? She is one of my colleague dati. Magdalene Jeba. Oh, okay. So, hi, Maggie. Good evening to you. Okay. She is an Indian woman. Can you translate? Yeah. Okay. Then we will translate it in English. No, you will translate. We will. Yon. Sabi po ni Sister Eileen Balte. Kapag wala na po day off. Day off. Ay, sobra na yan. Enough is enough. Yeah. Kapatid, you need to rest also. If you don't have a day off, you just have to find another work. No? Kapag nakapagpatapos na ng pag-aaral ng mga anak at nakapagpatayo na ng negosyo, that is enough. Whoa. Sabi ni Antoinette Sias at San Pedro. Gaano ba katagal papatapusin yung pag-aaral yung anak mo? Paano kung parang 3 years old lang? Aray ko. Oh, naku po. 3 years old. 3 years old. Yung panganay, ayun. Pag ganun. Ayun, bro. Tapos na yung anak mo, ha? Tapos na yung mga anak. Oh, meron pa pala si Sister meron Mylene. Meron pa po si Ate Mylene. Ayun, wala na. Papag-aralin daw ng mga anak. Yun ang masarap dun, eh.
Pag may napagtapos ka na, may magpapaaral na. Wow, yun ang... Mm. Eh, yung anak ko. Biglang inanoy. Itag nga po natin. Itag nyo nga po. Itag nyo nga po, Pastor. Happy birthday pala kay Janelle sa Canada. Ayun, isa sa ano. Anak nyo? Hindi. Anak ng ano ko, hipag ko. Okay. Ay, lilawin nyo kasi. Okay. Kasi Janelle katunog eh, Ruel. Oh, okay. Janelle. Oh. Sabi po ni Ate Eunice. Pag kailan, Sanchez. Ano po, sabi? Pag kailangan na po mag-online business dito sa Pinas. Wow. Ano bang magandang online business dyan? Patok na patok ang online business po natin. Oh. Pwede po bang i-online business yung online business? Pwede. Actually, pwede. Pwede. Yung online business mo ay online business mo pa. Actually, pwede. If you are an online worker, a freelancer, giving a service, nag-gets ko po agad yung inyong... Bright to bright, bright. Nakikinig sa teacher. Nakikinig sa teacher niya nung ano. Yung sabi niya, no? Yan, sabi niya sila. Nakalabas na po raw yung nanay ni, sister, brother Melvin. Wow, praise God. Anyete. Inay Yoli. Healed na po siya. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Sabi ni Ate Antoinette, kung wala na pong ibang option, kundi ang umuwi na talaga sa lupang sinilangan. Oo, sa Iceland pala ako pupunta. Kasi nila. Ambisyosa ka. Bakit? Hindi ka doon sinayang bakit maitim ka. Grabe. Meron naman to Iceland? Sa Iceland, mga workers. Grabe siya. Ano? Masama ba mangarap? Pambihira. So, kasi pinag-uusapan si nila, tapos sasabihin na Iceland. Ayan, may sinabi po tapos si ate. Tapos mukhang Ilocana. Grabe! Sa kulay ano talaga po nagbasin. Ano ba to? Yung Italian. Wow, Italian. Italian. Morenang Italiana. Oh, Italiana. Italianang ita. Italianang ita. Italian. Ewan ko sa inyong dalawa. Yun. Hallelujah. Wow. Si Ate San Pedro Sias at Antoinette. Senior high school na po yung panganay ko, mga pastors. Kaya malapit na po in God's time. Nagpapasalamat sa prayers na ano, ha? Tinan niyo po ang sabi. Si Pablo po. Wow. Si Pablo na nakakulong ay nakalabas na po. In Jesus' name. Thank you, Lord. Wow. Hallelujah. Glory Pablo? To God po. Yung kaibigan po nila. Matagal na po nakalabas si Pablo. Matagal na nakalabas si Apostle Pablo. Hindi yan si Apostle Pablo. Si Pablo na kaibigan po. Ni LaPaid Antonio. Si Pablo para biglang nakalabas na. God, at hindi kasama niya pa si Silas na nag-praise and worship pa sila. Eh, talaga naman. Basta... Magpipray lang, praise and worship sa Lord. Talaga makakalabas. Walang imposible po sa Lord. So we're expecting already that. Mm-hmm. Yun praise God. Yun. Sabi po ni Ate Mary Ann Caballes. Yan, pastor. Basahin mo muna kay May Ann, May Barameda Cabos. Ate May, Barameda Cabos. Baka magtampo na yun. Ay, hindi tayo pakainin. Teka lang po, hindi ko po Sabi, kung may enough na ipon na po, maari nang sabihin ay, kailan ba yung enough na ipon? Yes, kailan ba yung enough na ipon? Yun ang, at magkano yun ang next yung enough na ipon? Doon. Ayun. Magkano ba yung enough na ipon? Pag sinabi mong, okay na to, sakto na to. Halimbawa, mga, dapat mayroong specific na figure tayo. Halimbawa, 10 milyon? Okay na ba yan? Aha. Uh-huh. Okay na po ba yun? 10 milyon? Saan tayo kukuha noon? Lord. Sa Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Si Lord ang mag-provide. Yun. Hallelujah. Parang ako'y wala pa yatang 0.00000000.
Siguro, ante, Pastor, may sagot po, may sagot po ako dun sa ipon-ipon. Ipon-ipon. Siguro dun po tayo sa, hindi, kung figuratively, actually, iba-iba yan eh, sa age. O talaga, para mga financial advisor talaga yun. No joke na. Hindi, ano po. Ano yung enough? Sige. Yung enough. Pag, kasi may kanya-kanya po tayong needs and wants, di ba? Actually, sabi nga, figuratively pag single, madali lang hirap. Eh. Yun nga po. Ang inaano ko naman po pag dyan. Pag may pamilya ka, yun. Yeah. Siguro po, yung ipon na masasaya, hindi siya ipon eh. Kumbaga, yung kayang masustain, yeah, yung sustainability ng hanggang iyong... Hanggang kayo lang isusustain. Hindi, yung alam mo nang kaya mo na as in financially, kaya niya nang mag-sustain. Independent, even if, financially independent. Yeah. Kasi pag sinabi natin ipon, ang ipon kasi nawawala eh. Pero yung... paano ko po ba sasabihin yun? Yung parang kahit may return of investment, yung mas mataas yung ROI mo kaysa sa mga expense. ROI yung mga, po, return. A return of investment. Paano ko aasan ng ROI kung wala ka investment? Hindi nga, yun nga. I mean, yung kaya niyang paikutin. I mean, yung kaya niyang isustain. Ano sabi ni Pastor Melo, kasi mag-negosyo daw. O yun, mag-negosyo. Pay shield daw. Pay shield. Kung ano, requirement na ngayon yung pay shield. Ano, yun. Sa aeroplano, naka-pay hindi, shield ang, dapat. Ang, kasi ang pinag-usapan pala natin na ipon. Ipon. So, enough na ipon. Wala namang actually... Is there any specific walang, ano, enough na ipon? Wala, meron bang enough na ipon? Each and every day. Yung okay na. Paano kailan mo masasabi enough na yung ipon mo? Hindi naman magiging enough ang ipon. Diba, hindi, kasi po ay... Hindi, ano yan eh. Kailangan ang sa akin, siguro, yes, may ano, may merong kang hawak. Mm-hmm. Iba pa yung nakasube. Mm-hmm. Yan. Tsaka yung hawak mo ay masusustain ang anything na needs ng family mo in the next 6 months to a year. Bawa, ano ba yung mga pangangailangan na ano, yung... sa bahay, sa sasakyan, sa pagkain, may tatabi ka na rin pang ano, pang yung travel, yeah, pang leisure, yan. Kaya binabanggit ang nangyayari, nagwo-worry na yung mga ano. Yung mga contingency. Do you have any contingency yung iba, fund? Yung wala pang ipon yung na yung mga emergency fund. Ayan, yung mga tinatawag nating mga variables in kasi ako mo, planning siguro in ako, our financial nung bata-bata ako, kasi... Mm-hmm. Ako ay one of ano siguro ako tawag nito yung financially illiterate ako. Hindi ako masyadong maano pagdating sa mga kaperahan na ganyan. Pero sa mga kabataan ngayon, yan. I would suggest na kayo ay make yourself as much as possible be literate pagdating sa mga ganyan. Yun. Kasi sa totoo lang, hindi nga habang maaga pa, sa totoo lang actually, I am more on hindi sa mag-ipon, kundi mag-invest. Yun. Mas ano ako doon, yun ang mas masasuggest ko na... Kasi ilalagay mo ang pera mo sa banko, magkano ang annual lang niya na return? Napakaliit lang. Pero kung mag-ano ka, kung titignan mo kasi yung risk, maaring pag nag-risk ka, halimbawa, 100, tatlong ka pupuntahan niyan, magre-risk ka, mawawala, magre-risk ka ng, or kung, ano ba, kung hindi ka magre-risk, wala ka din naman kikitain. Diba parang ganun? Then, might as well, take the plunge, mag-risk ka, pero syempre, yes, calculated risk. Hindi po pwede, titignan mo yung ano, aaralin mo kung, magka-meron ka man ng losses, pero at least, meron pa ding balik sa'yo kahit papaano. Ganon. Yun. Sabi po ng aking kapatid, tayo po ay dinadala ni Lord. Sa iba't ibang bansa, hindi lang magtrabaho, but to continue His mission, His good deeds, proclaim His word. God bless po. Of course, opo. Opo, ate. Opo, wow. Ate. Of course, hindi lang naman yung pagtatrabaho yung ating purpose. Tama po si ate, hindi lang po yung work ang purpose ng ating pangingibang bansa. Purpose din po is to be used by the Lord. Mag-ipon ng, ano ba yung sabi doon sa Word of God? Ano?
magipon tayo ng treasures in heaven. Yes. Yan. Wag lamang po tayo mag-impok ng treasures dito sa lupa. Kundi, na kung saan yan ay nabubulok. Yan, nabubulok. So mag-ipon po tayo ng isang ng mga bagay, magagandang bagay. Yan. Sa langit. Yun. Ano-ano po ba yung mga yon? De, unang-una, mag-disciple ka. I-share mo yung word of God. Yan, mga akala natin ay, halimbawa, may nakatabi kang Happy New Year, Jesus name, sa metro. At precious. Medyo, de, minsan kasi may mga ganon. Ako, ako po ay may nakasakay ako one time na, ewan ko, normally ako ay natutulog naman sa bus pagka pa-uwi na ako. Pero noong time na yun, hindi po yung papuntang Sharjah. Ikaw ba naman, pastoray lang ko. Isang oras may kitang biyahe. Eh, di po tulog ka muna. Wale. So, one time may nakatabi ako. Tapos I don't know, parang nag-uusap lang kami ganyan. Tapos sa akin ay normal na makikipag-usap. Mm-hmm. Pero nung bumaba ako, sabi niya sa akin, humawak siya sa akin, maraming salamat. Wow. Na parabang, parang salamat kasi nabuhayan ako ng loob. Yun ang sabi niya na parang sabi ko, my God, parang sa akin pala ay napakasimple lang yung bagay na ginawa ko na parang ikinoconsider ko siya as trivial. Pero may mga pangangailangan ng ibang tao na hindi natin alam na kahit yung akala natin ay parang mga walang kakwenta-kwenta. Yung pangangumusta lang, ano? Yung simpleng pangangumusta. Ay, malaking bagay pala sa kanila. So, while we are fulfilling, yung bang we're trying to sacrifice here for our families, we might as well do the work of the Lord. You know? Gawin na rin po natin yung ating calling. You know? Pwede namang pagsabayin yan. Minsan kasi, we exert a lot of effort in making disciples or evangelism. But, pero yung pinakasimple, yung pinakabasic, yun. Simple lang naman po eh. Kung titignan mo lang talaga, kung hindi ka magiging indifferent, judgmental, dun sa mga katabi mo, nakakasalamuha mo, it's really easy. Madali lang po. Kung hindi tayo, kung mamamansin lang tayo. Wag lang yung ano, yung tipong Christian ka, tapos pag sinabing hindi, pupunta ka sa impyerno. That is extreme. Yung extreme. Ganon. Extreme. O kaya naman, meron naman ganito. Friend, musta? May kasunod. Open-minded ka ba? Ganon. Friend, yan. May kasunod ka. Minsan, parang kinukumusta ba ako nito? Para ano? Mangumusta po tayo. Be sincere. When we ask people how they are, yung sincere talaga na you care about them. Yes. Yun. Bawa, message mo. Friend, busy ka mamaya. Kapit tayo. Diretsoy muna. Huwag nang paligoy-ligoy. Kasi baka mamaya, hindi ka sagutin kagad yan kasi isipin niya ano kayang kailangan nito. Bakit bigla-biglang bumabati sa akin. Hindi siya nagsisine. Kaya hindi siya nagsisine sa mga messages. Dapat normal. Yung ating, hindi yung parang merong kabang intention na iba. Huwag ganon. Merong intention. Pero good intention. Yun. That's what I'm saying. Yun. Sabi po ni Pastor Carmelo Buwan, ipon sa mall at mga sales sa UAE ang naipon. Kasi nga po dito ay talagang napakaraming sale lagi. Sabi po ni Marian Caballes, sige, pakibasa po. Good evening po. Kapag po siguro napatapos ko na yung tatlo kong anak at magkaroon na din sila ng kanilang work, baka po pwede na at magka-business kami ng aming sariling restaurant. Wow! Amen. Praise God. Sobra na ba saan yan? Pagwapuhan o ano ba? Mayroon mga ganun eh. Sobrang gwapo na. Kung gwapo sa sarili. GGSS. Di ba? Yung mga ganun. Kailangan mo masasabing sobra na. Ang kagwapuhan ba? Ano ba? My God. Pero
po. Ayan, kidding aside masyado po. Masyado yung ano, seryoso talagang, seryoso naman. Seryoso pero kidding aside po talaga, nakakatuwa ang Lord kasi imagine us working in here. Kumbaga, it's a privilege. Diba? Syempre, hindi lamang po sa ating mga pastors, kundi dun sa mga tao, yan, yung mga viewers po natin na naka-online at naka-tune in po ngayon na talagang ginagamit din ng Lord even if they are still working. Mm. Yan. Marami po tayong mga, marami po tayo actually mga nasa behind the scenes na hindi natin mga halos na minsan hindi natin akalain na they are, kumbaga talaga nagpapagamit talaga kay Lord. So, and they are evangelizing, they are discipling people without us even knowing it. Syempre, yung mga ibang tao rin po natin halos just to share po ha, yung mga ating pong mga worker po natin dito sa UAE ay ang average time ng work nila ay minsan umaabot po ng 14 hours. Minsan umaabot ng 16 hours. As in, wala po talagang pahinga. So, babiyahe pa. Yes, babiyahe pa po. Katulad sa akin, ang biyahe ko ay sa araw-araw, ang biyahe ko ay 2 to 3 hours papunta sa opisina, 2 to 3 hours pa uwi. Imagine mo yun. Kaya talagang it's nakakatuwa ang Lord. Kung marami po yan, marami tayo po tayong kapatid na ganyan na talagang true heroes of faith. Hindi lang yung mga nasa Bible, yung heroes of faith. Yung mga tao na talagang while they are working, they still find time pang share ng Word of God. Amen. Ayun. Dami po tayong mga nagdadala ng mga mga kapatiran dito sa ating nung tayo po ay normal pa makikita mo sila na andito Thursday night pa lang talaga andito naman na. Andito actually na just by sharing minsan may iba na kasi parang natatakot kasi hindi marunong isip nila na paano ba mag-evangelize. Alam nyo po ay just by sharing the goodness of God sa buhay mo, that is the initial step. Malaking bagay na po 'yan na makakapag-encourage ka sa ibang tao na kasi ang ibibida mo hindi sarili mo, 'di ba? Halimbawa, yung sasabihin mo may kakilala ka na grabe, alam mo ba ako ay akala ko'y ubos na ang budget ko, tapos biglang naalala ko lang kanina yung nasa real estate kami, yung receptionist. Mm-hmm. Sabi niya ganun, hindi daw sa kanya galing ha, hindi daw kabawasan yung tumulong. Hindi po yun ha, hindi siya, she's not even a Christian, pero sabi nga niya meron pong sabi niya may binilhan ako recently dun sa Facebook, sabi niya na magpo-forgood na wala daw pera, walang So, binilhan niya, may ibinabarter, pero hindi niya na binarter. Binigyan niya lang ng mga chocolates na sabi nga niya ay wala pang worth 100 yun, parang nasa 80 lang po ang ginastos ko. Pero nagulat ako, sabi niya nung after 2 days, may nagbigay sa akin ang dami din chocolates. Yun. Wow. Di ba? Amen. Hallelujah. Love begets love. Yun. So, doon sa pagbibigay, walang enough. Ibig sabihin, there is no limitation dapat. When it comes to giving. It's true. Yun ang maganda sa Lord, we can never outgive God. Gustong-gusto ko po yun. Gustong-gusto ko po yun. Sige po, Pastor. Hindi, seryoso nyo naman. Seryoso naman kasi natin. Hindi, tsaka po, ang investment, yun nga, ang tinatawag natin kanina, nag-aan tayo ng investment. Actually po, when you are soul-winning people, ayan, ipapatotoo ko lang din po na when you are trying to invest your life to other people, kailangan dapat handa ka din. Magastos po talaga ang discipleship. Oh, pero, yes. Pero ay sobra-sobra talaga. As in, makikita mo, at saka talagang how really God works to them. Kumbaga, yung simpleng pagbibigay mo lang For example po, sa akin po, yung sa aking mga katrabaho po dyan, yan, shout out po sa aking, sa mga workmate ko din po, na
Kailangan mong i-invest. Kailangan kang matuto ka rin dapat magbigay to them. Ayan. Without even yung kahit ano man, magkano man yan, or kahit simpleng mga pagkain. Kasi in that way, you can reach people, di ba? You can touch lives. Even, amen, hindi nila, alam mo yun, yung kahit hindi nila, hindi ka masalita, pero nakikita sa gawa mo, talagang nag-i-invest ka. So, you can, kumbaga, they can see God through you also. Amen. In giving. Yan. So, dapat lifestyle, sa pagbibigay, ano totoo po yun. Lifestyle evangelism yun. Yun, lifestyle evangelism. You don't need to say anything. Hindi mo kailangan ipagngalanda ka na. Amen. Na, kasi minsan yung iba pa ay, Christian ka pala. Di ba mas nakakayo yun? Anyway, mas mainam yung bang, they don't need to know. Hindi mo kailangan pagsigawan na ako ay nag-church, ako ay worshiper, ako ay ganito. Pero, ang sasabihin nila actually ay, siguro Christian ka, no? Kasi ba't ang bite-bite mo? Hindi kung gano'n. They will have a curiosity. Yun, yung tinatawag na talagang... Ano ba meron sa'yo? Yan, ganun. Mm-hmm. Mm. Yan. Sabi nga, action speaks for itself. Action speaks for itself. Actions... Speaks louder than voice. Pero in discipleship, non-verbal actions, not words. Yan ang sabi sa Latin. Yes. Yan ang mga, kung gusto niyo pong makapag-share, starts to give time and effort. Diba sabi nga po ni Bishop nung last time, nung time, mentoring yan. Effort, kasama dyan ang resources. Resources, money, yes. Even giving time. Actually, ang time po, quality time, sobra. Kahit simpleng oras lang. May mga ganun po, language of love nila ay time. Kaya pag nawawalan ka ng time sa kanila, di ba, parang alukot-lukot imagine, nila. Imagine nyo nga, pag may mga nakaraan nga, may mga nabalitaan ako na nawalan ng quality time sa asawa. Ayan. Sino ba yan? Ay talaga nga namang ako. Yun. Dapat we find time. Parang nabasa ko, kaya pala siguro sinan mo yung sa Facebook about mga spouses. Oh, yes. Spouses, I read it. Medyo ano lang. Mag-asawa. Tama naman, di ba? Oo nga, tama naman. Kaya lang parang one way lang. Hindi. Dapat, ano ba? Hindi, kasi po yung speaker is somebody. Lalaki siya na divorcing. Yan. So, ang sabi niya, matuto kayo sa akin. So, if given a choice, parang yun sinasabi niya, iyaano ko lang siya, ipaparaphrase ko lang. If given a choice, ito yung gusto kong matutunan ninyo kasi ito yung natutunan ko. Ayun. Imagine mo, 16 years na mag-asawa tapos and then nag-divorce. Oh. Diba? Parang nag-invest ka ng time mo dun sa spouse mo and then all of a sudden. Sa atin, walang divorce Walang divorce sa atin. So, wala. Meron ka na alam, man. You have to stay. Parang sising-sisi eh. Hindi ah. Grabe siya. Hindi ako nagsisisi. I don't have any regrets with my wife. Yo, mahal na mahal ko mong asawa. With the wife of my youth. Wife of my youth talaga. Ayan. So, when is enough? When is enough? Is enough. Okay. Is there word enough when it comes in discipleship? Actually wala talaga. Diretso lang. Diretso. Kumbaga, win people. No turning back. Yes. Yung iba kasi sinasabi, baka lumampas na ako sa langit. No. Hindi po totoo yon kasi unang-una, kung paano babaguhin ni Lord yung life ng taong yon is, mas unang-una ka rin niyang babaguhin din. So it replicates. Kumbaga parang nagre-replica ka eh. Pag nagdu-duplicate ka kasi pag nagdi-discipleship ka eh. Kumbaga, kung paano mo sinishare si Lord, kung paano ka nagkakaroon ng spiritual ng mga anak-anak. Yan. Yan naman yung usapang spiritual naman po tayo. Hindi nagdu-duplicate, kundi nag-i-spawn. Nag-i-spawn. Kasi spell po, Pastor. S-P-A-W-N. Yan. Nag-i-spawn na parang nanganganak ka. Nanganganak. Nanganganak kasi hindi mo, normally, ito yun ang nakapansin ko ha, normally, pagka yung mini-mentor,
mas lumalabas na mas magaling kaysa sa nag-mentor. Which is, ako ay mas natutuwa ako pagka ganoon. Kasi yes, ibig sabihin, okay. I did something good. Niwa? Mm-hmm. I congratulate myself. I pat myself at the back na sinasabi sa sarili ko na okay, I did something good. Kasi ibig sabihin, may natutunan siya sa akin, plus, yung may sarili na siyang, ano, di ba parang, hindi lang yung ano, kasi pag duplicate, kung ano lang yung ginagawa mo, yun lang gagayahin niya eh. Whereas kung ano, yung parang, nanganak ka, di ba parang may ibinigay ka sa kanya and meron na siyang sariling ano, yun. Yun. Yun so, na yun. Yun naman ang point story. Yan. But definitely, ang discipleship ay, ano yan? It's a life limitation. Lifetime. Yes. Sabi nga po, discipleship is a lifetime. Lifestyle. Yes, pero lifestyle. It's a lifetime commitment. Yes, hindi pa po ako tapos, hindi po ako tapos eh. Lifestyle commitment. Lifetime commitment. Patingin ko lang si Yayi yan. Watching si with Yayi us. Si Yayi is watching Lucky with Ramos us. And yun. Angelina David. Chaps Grotas. Kat yeah. Di Castro. Si Arceliza. Bago Timbang. Yun. Connie Katoy? Katoy. Pwede po bang ano, mag-hi naman po kayo. Yes. Tapos sabihin nyo, I'm from ganito. Yes. Para, sige, mag-call naman tayo. Para po mabati namin kayo na maayos. Sabihin nyo po kung nasaan po kayong lugar. Yes. Bawa, si Pastor Carmelo, I'm watching from, ano? Cavite. From Cavite. Yung? Hallelujah. So, anong pa? When is enough? Is enough? When is enough? Nandun na tayo sa punto na wala na dapat, hindi na... Si Pastor Fini Plata po is watching with us. Praise God. Si Mami Boo. Good evening po. Yun. Si Josephine Mercado Idio. That's my sister. Yan nga po yung may sabi kanina, no? Oh, Baby Loves Atienza. Baby Loves Atienza. Baby Loves. Maganda naman pangalan niya. Ang ganda ba na Baby Loves? Oo nga, Baby Loves. Watching from Korea. Wow, hello po sa lahat. Ayan. Sana po ay ano, sana po ay makapunta din ako dyan sa Korea at magkita po tayo. Wow. One of my bucket list po. Annyeong. Annyeong sa iyo. North Korea. Dito. South naman, South. Sa North ka na lang. Annyeong sa iyo. Mami, sa North. Lalang. Lalasunin ko lang sa ay, grabe. Joke! Mamaya, joke mo. Ang natakot, to. Watching. Watching. Lalasunin ko yung ano, yung may ano kasi, may kilalasunin sa lupa. Ano ba? When talaga? You say enough is enough. Ayun. Ay, sino daw ito? Claudine. Claudine. Hindi ko mabasa. Hindi ko po mabasa ang inyong name. Ano to, Hebrew or ano? Hebrew. Claudine. Hello po, kapatid Claudine. Na Claudine. Teacher Claudine. Enough. Ayan, sabi ni Ate Camille, amiga, enough now when I realize that I have given too much love on friendship na hindi na pala maganda. Okay, is there any word? Hindi, doon sa love, mayroon bang sobrang pag-ibig? Too much love will kill you. Hindi, ito eh, friendship love eh. Totoo, mayroon bang gano'n? May enough na, ano ba, yung too much na pag-ibig. And it comes to, ano? Ano ba, pag-ibig ba o friendship ang pinag-uusapan okay, natin? Pag-ibig na friendship, na ano ba, kaibigan, sa ikaibigan. Pag-ibig, magdating sa friendship. Oo, sige. Ayun. Yun nga yung sinasabi niya. Friend. Oh. Is it a guy or a girl? A girl, ha? Wala pa akong maging best friend. Okay. Di ba mayroong ganun din? Pero mayroong ganun. Yun. Ayan. Yun yung isa sa mga balikan wala natin. Mic, wala sabi. Po ba? Wala akong mic. Ayan, sabi. Wala pong wala sound. Wala pong mic, Pastora. Sige.
Ulitin po natin yung sinabi ko. So, I have a friend of mine. Nagkaroon ako ng best friend. Ayan. Kasi ang tanong, wala daw talaga. Ayan. Switch talaga. Ayan, meron na. Ayan, meron na po. Okay, good. So, I had a best friend. Nagkaroon po ako ng best friend. So, siya po yung masasabi kong longest best friend ever ko talaga. And we are colleagues, college friends, best friends way back when 2000 something. So, nangyari po sa amin ay we've had a collision dahil lamang po sa lalaki. Ayan. Hindi po sa lalaking, hindi po sa lalaking. Nag-aantay din ako, wait lang sabi po, ko na. Wait lang po, hindi pa ako tapos. Hindi pa po ako tapos. Hindi dahil sa karelasyon ko pong lalaki or hindi dahil sa karelasyon niya ding lalaki. But nagkaroon po kami na nasubok yung aming friendship dahil po may sumira sa aming dalawa. So to cut the story short, meron pong, actually hindi lamang siya guy, a girl and a guy na parang feel basta ginamit sila, siguro ginamit po talaga sila ng kaaway to tarnish everything. Yung trust na na-build for longest period of time, siguro mga 3 years, ay nawala dahil lamang doon. Kumbaga, masyadong... Ano ba yan? Rinig niyo po ba? Rinig niyo ano po? Ba yan? Talagang ano? True to life? True to life ba yan? Yes. Alam po, ayan, if I have... Hallelujah. Ayan, okay na po? Rinig na? Rinig niyo na po ako? Ayan. So, how could you say na enough na pagdating sa friendship? Siguro po, in actually kami, we've been friends po kami ulit ngayon. Pero not to the term na best friends na. Ayan, best friends. Siguro doon sa friends na talagang magkaibigan kami. Friend lang na kami. Ano, friend lang na parang grade 1 na friend, ganun. Hindi naman po, bali... kasi parang ano lang, mababaw na friendship, ganun. Hindi naman, kasi ang friendship pag talaga... Na dapat, pag bad influence na, yun lang. Bukod po doon, Pastor, if it's not really healthy, and hindi yung parang kasi ang trust kasi sa magkaibigan, magkaiba eh. Kahit sa magkarelasyon, magkaiba yung trust, yung level ng friendship. Paano mo sasabihin hindi healthy? Halimbawa, ma-okay ang katawan. Yung hindi na, yung para yung sa amin po kasi, ang nangyari, grabe talaga. Yung sa amin po kasi, it's trust issue. Kasi sa magkaibigan, pagka nawala na po yung talaga yung tiwala nyo sa isa't isa, even if sabihin na natin in biblical or Christian, kasi sa akin naman po, I'm speaking in a perspective na nagbabalance po tayo between dun sa nangyari. Kumbaga, ang actually, wala talagang ano eh, walang masasabi mong hindi expired, hindi pwede ma-expired yung friendship eh. Masasabi mo, you have to take risk pagdating talaga sa pakikipagkaibigan. Kaya di ba sinasabi po sa Bible, diba sabi nga po, bad company corrupts good character. Yeah. Siguro po, with wisdom, and yung bang right kind of friendship na tinatawag is you have to really be matured enough. Yung, matured enough to face. Kasi pag nakikipagkaibigan ka, you are building relationship. You are expressing love. And also, kumbaga, you have to trust each other. So, how do you consider a friend na right yes. or wrong? Wrong. Ayun. Diba, how do you consider? Kasi how do you consider? Siguro I would say na hindi siya ano eh. Kasi naniniwala kasi ako doon sa punto na lahat ng dinadala ng Lord sa buhay natin is part yan yes. ng kanyang plano. Amen. So, say for example, halimbawa sa'yo, yung kaibigan mo na yon is hanggang doon lang talaga. There is a design ng Lord yan. Design ng Lord yon na hanggang doon lang siya kasi yun lang talaga ang purpose niya sa buhay mo. Gustuhin man natin or hindi. Yeah. Yan. Kaya nga kailangan tayo ay ano eh, kailangan tayo ay 'di ba nga kaya lagi ko sinasabi, the Lord does not expect perfection. Nag-expect siya ng progress mula sa atin. Yes. So, hindi ka magpo-progress kung mananatili ka doon sa estado na nandoon ka. Amen. Kasi hanggang doon lang talaga eh. Sinamahan ka ng kaibigan mo, hanggang doon ka lang. Hanggang doon lang po doon sa period yun, ng season mo. Yun lang ang purpose mo. Niya sa buhay mo. Yun. So, magpasalamat ka sa kanya kasi may natutunan ka. Yes. May natutunan.
Pero, eto well, po yun. Ang tanong po kasi, babalikan natin yung tanong ni Ate Camille. Meron pa po siyang tanong. Paano po, pag yung friend na minahal mo ang mismang sumira sa'yo? This talks about yung, yun nga po yung nabanggit kanina, trust. Siguro po, ibabat in ko lamang po dun sa salitang word na sabi na nating respeto. Yan, respeto. Actually, in friendship, we have what we call the respect din. Hindi lamang po sa magkakarelasyon, hindi lamang sa pamilya. Pero sa siguro yung sa kanya po kasi yung parang nafe-feel ko yung hugot niya eh. Yung bang word na respect when it comes in friendship, siguro ay you really have to trust again. Kasi ang pagtitiwala at saka respeto ay magkasama. So, how do you... Kung kaibigan mo, kung usapang. Ito lang ha, para sa akin, ano, kung kinukonsider mo na kaibigan talaga, at ikaw ay kaibigan, yes, dapat ituro mo sa kanya yung tama. Amen. I mean, you are ano there na naging kaibigan kanya to support. Kung mayroong siyang naging pagkakamali, you are God has given binigay niya. Amen. Ibinigay ka sa buhay niya para iniligay ka sa buhay niya para ikaw ang magtuwid ng kanyang pagkakamali. It's not baka ganun dapat tignan natin sa ganoong punto. Hindi yung bang tayo lagi ay okay, we've been hurt. Yes, and parang biktima ka lagi, ganun. Wag ganun. I-claim natin 'to. Masarap 'tong sinasabi ni Pastor Roy. Tayo lagi ay nasaktan. Okay. But then we try to ano kasi tayo ay ano eh, we are matured and we know we should have a different perspective. Yes, that's true. Yung dapat tignan natin sa ibang perspektibo, hindi yung sa ano lang natin na nasa yung sa sarili tayo. Lamang yes. Po. We try to ano still you view things objectively. Yeah, that is why what we call yung sinasabi nating friend. Kahit kasi ang meaning ng friendship isang talaga ang pagmahal nasasaktan ka eh. Otherwise, hindi mo mahal kasi hindi ka nasaktan. Amen yun, ako dyan. Amen. Nakakasakit talaga pag minsan. A lot of times, nakakasakit. Because, mahal mo. Yes. Yun yun. And kung mahal mo, you try to correct. Ito, para maitama. Kung mayroong pagkakamali, maitama yun. Maiayos. So, ganun po yun. Turuan natin. Hindi yung we will just stand by and go away. And parang wala na po pakialam. We will cut out and our we will cut yung parang bridge. Di ba yung ba? Sinasabi yung burning the bridge? Yeah. Yun. Huwag po nating ano. I mean, halimbawa, kung paulit-ulit, yun, dapat ano, dapat nating turuan. Normally ang nangyayari ang nagiging cycle. Kasi nga ay 'di ba, hurt people. Hurt people, yes. Yan. So nagiging cycle 'yon. Putulin natin yung cycle na ganun. Kasi hindi tayo dapat parte ng ganoon. It's okay masaktan ka. Magwallow ka for a while ng self-pity siguro, okay. Pero yung mananatili ka doon ng ng 10 taon na or 20 years na or sa bagay hindi naman natin pwedeng lagyan ng ano yan ng siguro ng limit yung healing. Kaya nga nandiyan ang Lord na para doon mo ilagak lahat yung lahat ng sakit ng sama ng loob mo. Kasi everything hindi natin talaga kakayanin yung i-heal natin ang sarili natin, even to forgive, even to walk on, even to move on, to move forward, mga ganyan. Mahirap gawin yan kung tayo lang. Amen. Pero pag andyan ang Lord, parang masasabi mo talaga na parang may sumbungan ka. Mm-hmm. Diba? Merong may somebody ka na maaasahan na alam mo na kumbaga that entity can turn things around in your favor. Ang natutunan is that ito lang aywan ko kung nadidinig nila ano when you have a friend, yung true friend, ano, you treat them like a family. Why did I say that kasi if you treat them as part of your family na kahit paano mangyari pamilya mo eh. Yes. So yun po yun, halimbawa nagkamali at sinadyang magkamali, but still, they are part of your family. You don't cut the relationship. Amen.
pag pamilya mo na, pag talagang ang pakiramdam mo pamilya siya, hindi mo dapat ano, I mean, true friend is a true friend. Mm. 'Di ba? Yun lang po ako. But I never experienced this kind of ano sa mga kaibigan. Yung talagang ano na talaga. Yung wala na, as in tumalikod. May maganda pong tanong dito. Sino? Si May Barameda Capus. Yeah. How do you say enough or for family naman po? Hashtag pagtulong kung sa tingin mo po ay umaabuso na po. Dalawang tanong to, Yun. Sa ano po, sa pamilya, halimbawa tayong mga OFW, we are always at that ano eh, yung receiving end of this kind of abuse. Diba? I mean, it's true. Yes. That, diba, yung pamilya natin sa Pilipinas or most families of those who are OFW ay talagang naabuso. They always ask for more. Diba? Ang nangyayari, yung ibang pamilya, I'm not saying everyone is like this, but may mga pamilya o may mga kamag-anak sa Pilipinas na para bang ang akala nila pinupulot lang yung pera. Pero stop ko po kayo diyan. Malimit po kasi, malimit po kasi ang may kasalanan din yung inalaw mo ang sarili mo na i-abuse ka. Yun, kasi ibang usapan 'yon, of course. Hindi, kasi halimbawa, alam mo nang inaabuso ka. Hindi, ganito po 'yan kasi Say for example, may mga iba po kasi na ako may mga kakilala talaga akong ganito and hindi ko talaga maipaliwanag bakit ganun na ginagawa nila. Halimbawa, uuwi ng Pilipinas. Uwi ka ng Pilipinas pero parang hindi ka mapakali na hindi mo mabilhan ng pasalubong si ganito, bibilan mo si ganito, si ganyan. Si pinsan, ganyan, si tito, si tita, mga si ganyan. Extended, na talagang family. Sabi ko sa isip ko, parang hindi naman sa pagiging selfish, pero noong ikaw ay umalis, di ba? Noong ikaw ay umalis, hindi naman sila nagbigay ng pabaon sa'yo. Kaya, okay lang si ako, nagbibigay din naman ako, pero as much as possible I just treat them to lunch or dinner. Mas gusto ko yung halimbawa magkakasama kami na nagbabanding, tapos mag-aano ako ako na lang ang taya, parang ganun. Pero yung magbibigay ka kasi ang ginagawa mo ay sinasanay mo sila na umasa na meron kang ibibigay. Kaya sa susunod na pag-uwi mo, pag wala ka nang naibigay, masama ka na. Yun ang tendency. Yun ang magiging tendency doon. Yun ang tendency. Kaya so, tayo po bilang OFW, we try to also i-ano din natin. Minsan, yung hindi pagtulong ay nakakatulong. Yeah. I've experienced that's actually. True. Yung bang merong humihingi sa'yo ng tulong na you have given them paulit-ulit. At meron din nga pong enough. There is time na pwede nating sabihin na it's enough na. And dapat po ay we stop. Kasi pag ang nangyari, pinagpatuloy po natin yung pag-sustain doon sa gusto nila. Halimbawa, bilhan mo ako ng iPhone. Ganun ba? iPad. Bilhan mo naman ako ng Kawaii-ipon. Jordan, Air Jordan, mga ganon. Yung po ay hindi na healthy. Dapat po ay tumitigilan po natin yung ganon. Huwag po nating hayaan silang tayo rin po kasi yan eh. It's also at our yung bang control din po natin yun. Dapat po ay we should be able to have this wisdom to see and discern na kung tayo po ay inaabuso na nila, ay we stop. Kasi pero, hindi po inaabuso. Meron namang iba na uuwi, magpapapiesta. Mga reality, parang, OFW reality. Sa akin, reality, parang uuwi ka reality ng Pilipinas, hindi naman silang inuwian mo, kundi ang pamilya mo. So, why do you need to splurge this much? Kung po pwede naman na yun lang mga yun lang parang mga closest relatives. Naku, umuwi wala man lang binibigay na sabon. Lux. Tapos pag binigyan, ay Lux. Lux na naman. No, kaya pag binigyan mo ng lotion, ay ito na naman lotion na. Jergens na naman. Eh, parang choosy pa sila binigyan. Choosy talaga. Pero in may ganito sa Pilipinas. May ganito sa Pilipinas eh. That is what reality is talaga.
Tema OFW realities. Yun. So, dapat po ay ano. Mainam ay ano, mainam po ay timbangin natin. Kung ikaw ay matagal ng OFW at ginagawa mo 'yon at medyo nabibigatan ka na, then you have to stop. 'Yun ang enough na. Magka meron naman yung OFW, meron din mga tao na kahit nasa sa Pilipinas din ay imbang they try to support their ano, even yung mga hindi naman pinsan, pamangkin, tapos na. And parang nawala na yung para sa sarili mo rin. Parang tumanda ka na na ano. Kaya kailangan po we have to be, ang pangit pakinggan siguro pag wise. So we have to be sensible enough na i-prioritize natin kung ano yung kailangan. Ano ba yung tama, ano ba yung dapat. Yun. Yung doon sa need. Hindi doon sa wants. Siguro. Yung bawa, humingi ng ano, ng iPhone, aba, kailangan naman. Wala, nawala na yung ipon, ba, makapagbigay lang ng iPhone. Diba? Sa kadugo, kahit pa kadugo yan. Kadugo. Ba, magbanat ng buto. Turuan ko natin sila, magbanat ng buto. Kung sila po itatamad-tamad, aba, they don't deserve. Pero kung nakikita mo naman, nagsusumikap, ay talagang he's doing everything for his family. Nakikita mo may effort, hindi lang ano, spending his energy, talagang para maibuhay yung kanyang pamilya. At pero talagang they need help. Sige, supportahan natin. Mm-hmm. But the support should be parang teaching them how to fish. It's not just giving them fish. Ang mangyayari kasi pag ang ginawa mo, binigyan mo sila ng isda, ay bibigyan mo ng isda araw-araw. Yes. But you should know how to teach them how to fish upang sila po ay they can sustain themselves. Hindi yung okay araw-araw pakakainin mo, hindi po ganun. Bibigyan mo sila ng means para tumayo. Oh yes, yun. Hindi yung ikaw ang magiging ano nila. Ikaw ang tatayuan. Ikaw pala yung ikaw na yung sasandalan, wag ganun. Bibitinan ka na. Kasi po hindi ano, din sampayan. Kasi ang magiging sisi din naman noon na hindi sa kanila actually eventually, sa atin din. Yun. Sa atin din na inallow natin yung ganun ang mangyari. So, enough is enough pag ganun. Ha? Kung ito ay napagdadaanan mo, kapatid, then you have to pray. Kasi minsan mahirap nga naman, paano ba ang gagawin ko? Yes, oo. Yes. You have to pray na, Lord, i-lead mo ako kung paano ko ba, how to go about starting doing this thing. Na, kasi nga naman, may masasaktan talaga. Oo. Yan. Pero kaya nga, ipag-pipray mo, lulura mo na, Lord, ito lang po talaga. Ano, turuan mo po ako paano bang gagawin ko? But you have to teach them. Yes. Kailangan din nilang matutunang tumayo. Otherwise, talagang malaking problema yan. It will be your problem na pati yung mga pamangkin mo, ikaw ngayon ang mumoblema, paano sila makapag-aral. Alam mo yun? Mahirap po yung gayon. No? So, what if magulang po ang nakiusap para sa kanila? Ay, dapat nga po, makita mo muna yung effort. Dapat meron silang ine-exert na effort. Otherwise, kung wala po silang hindi sila kumikilos. As in totally, nag-rely lang sa'yo, ay hindi po maganda yon. Kahit po, of course, ang magulang lagi ay makikiusap para sa anak. Ano yun, di ba? Lagi naman ganun ang magulang Yun yung primary role. Yung magulang. They will always ask for your help para dun sa kapatid nila. But then, mayroon pong mayroong certain limit na dapat makita po natin na sila po ay masipag, talagang they value yung yung lahat ng binibigay mo. Ay, binavalue nila. Hindi po yung kung ano-ano lang ang ano. Kaya, they splurge. Yung word na ginamit ni Pastora kanina, di ba? They will splurge. Ay, may pagkatanggap ng MTCN number. MTCN, di ba? MTCN talaga. Reference number. Western Union, di ba? Pagkatanggap na MTCN number, diretso na sa mall at talagang ay kain sa mga restaurant at alam mo yun? Tapos magpipicture pa. Diba? Samantalang ikaw ay nagtsatsaga ka diba? Sa Indomie. Yung po yung hindi Indomie talaga. Dapat po natin makita yung gano'n.
Kahit minsan, pa po. Ito naman, pagka yung halimbawa, nakiusap ang magulang, kung may kakayanan ka, then, sabi, you give, pero may condition. Sabi mo na, Nay, itong ibibigay ko, ito po ay ano ha, ito po ay huli na muna sana kasi meron po akong pinag-ipunan. Tipong ganon. Ano lang po ito ha, mga... Or may pangangailangan ka rin, hindi lang pinag-ipunan. Otherwise, kung halimbawa, kung medyo gipit ka rin, then siguro... Ay, huwag mo nang pilitin. Yeah, huwag mong pag pilitin. Ganun, huwag pag ganon, pag gipit ka rin lang, itapos ay pangungutang mo lang, ay siya, huwag na. Huwag nang ganon. Talagang we don't go beyond our capacity. Yes. No, wag yeah. po nating para lang masatisfy yung kanilang para hindi magalit si Bunso. Kay naman na hindi bili ng magpapa-blow out daw si yung pamangkin mo, magpapa-blow out daw at graduate, ayun. Wala ka man lamang pang diyan. 'Yon, 'di ba? Parang enough. So, sabihin natin enough na, ha? Hashtag enough. And of course, we have reached our enough then. That will be enough for us. Already will, kasi tayo po ay lumagpas na naman sa ating oras. Yun. Let me just acknowledge si Roseline who's watching with us. Hello po. Yeah. Si Pastora Ruena po. Kasama po din natin. Nora Rosel Soriano. Yeah. Hello po. Aldrin Dayapera. Yon, and student ko po siya from LSU. Reza Ventura. Yan. Yun yung kanina Inday si... Inday Roche. Yeah. Si Roseline yun. Si Roseline. Si Ate Roseline. Yung hindi natin maintindihan yung pangalan, si Claudine Calo. Claudine. Ah, kapatid ni... Pinsan po. Ah, pinsan. Oh. Ni Rosini. Calo. Ni Ini. Calo. Pastor... Louie Umahon is also watching with Hello us. Po. Good evening, Hello, po. Tatay Louing. Yun. Hallelujah. Yun. So, sige po. At type po. We hope po na kayo po ay na-blessed sa ating pong meron po tayong natutunan ngayong meron gabi. Meron po tayong natutunan. If you want to talk to somebody, kung meron po tayong pinagdadaanan and we need... Siguro parang may urgency tayo or parang may desire tayo na may gusto po tayong kausapin kung may pinagdadaanan po tayong ganito. Mag-send lang po tayo ng message. PM po, PM. Yan, mag-PM lang. Po tayo PM. Sa atin pong dito po sa Facebook page. Facebook page ng J1 Bordobay UAE. And we will get back to you. We will definitely get back to you po. If or kung gusto po ninyo ng prayers or anything na gusto nyo lang ng may makausap, yan, encouragement, send us a message po and we will be more than happy. Willing and happy. Na yan, we are more than willing po to And we will accommodate. Even make ourselves available. Oh yes, definitely po. Opo. Kasi ay... Iba nga sabi nga nila, ang isang kalaban natin ngayon is yung mental... Ang isang kailangan alagaan natin ngayon is yung ating mental health. Yun. So... Sabi nga dun sa awit natin, halika na. Huwag ka nang mag-isip. Huwag ka nang mangamba. Amen. Halilaya. Tara na. Pag-usapan natin ang iyong problema. Di ka nag-isa. Amen. So kapatid, hindi ka nag-iisa, tatandaan mo 'yan. If you think na parang feeling mo ay pinagsakloban ka na ng langit at lupa at feeling mo ikaw lang ang nag-iisang tanging bukod tangi sa mundo na ikaw lamang ang unique ang problema, ay may mga po pwede ka pong kausapin. 'Yan. And 'yun nga po, just send us a message, kapatid. Surely po, God will never leave you nor forsake you. Amen. Hindi po tayo iwanan ng Lord. Hindi niya tayo pababayaan na kahit anong pinagdadaanan at anong kondisyon, sitwasyon natin. Nandyan po lagi si Lord. Amen po ba? Yun. Amen. Sige po, at tayo po ay hanggang dito na lang po tayo. Magtatapos muna. At see you po ulit next week, Thursday night at 7:45. This is Pastor Rowan Idio. This is Pastora July Lasam. And
This is Pastor Shekinah Faye G. Grospe. And this is WSJ. Yeah, bidding you. See you! Hindi God bless po. God see bless you. Everyone. Huwag po natin kalimutan. Yeah. Mag-subscribe. Amen. Click. And tomorrow po. Tomorrow, we have a Friday service. Tomorrow. 9 a.m. po. 9 a.m. po tayo bukas. 9 a.m. po ba? Yes, unified po. Service. Yeah. Yes, unified, po. Unified service. Unified service at 9 a.m. Yeah. We have a guest, special guest. Reb Jing Abad. Amen. Will be will deliver the word of God tomorrow. Maging excited po tayo at meron pong panibagong ibibigyan na naman si Lord sa atin. Amen. Amen. So with that, God we bless say everyone. Good night bless and po. God bless everyone. God see bless you po. Pag-usapan natin. Halika na, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba.